Unang Kronika. Ang lahi ni Reuben. Ikalimang kabanata. Si Reuben ang panganay na anak ni Israel. Pero dahil nakipagtalik siya sa isa sa mga asawa ng kanyang ama, ang karapatan niya bilang panganay ay ibinigay sa mga anak ni Jose na kanyang kapatid. Kaya hindi siya inilista sa talaan ng lahi nila bilang panganay na anak. Kahit mas makapangyarihan si Juda kaysa sa kanyang mga kapatid at ang pinuno ay nagmula sa kanyang lahi, ang karapatan ng pagkapanganay ay ibinigay kay Jose. Ito ang mga anak na lalaki ni Reuben na panganay ni Israel, sina Hanok, Palyu, Hezron at Carmi. Ito ang mga angkan ni Joel, sina Shemaya, Gog, Shimei, Mikas, Reaya, Baal at Beera. Si Beera ang pinuno ng lahi ni Reuben nang binihag sila ni Haring Tiglat-Pileser ng Assyria. Ito ang mga kamag-anak ni Beera na naitala sa talaan ng kanilang mga angkan ayon sa kanilang lahi. Si Jeiel na pinuno, si Zacarias at si Bela na anak ni Azaz na anak ni Shema at apo ni Joel. Ito ang lahi ni Reuben na tumira mula sa Aroer hanggang sa Nebo at Baal-Meon. At dahil dumami ang kanilang hayop doon sa Gilead, tumira sila hanggang sa silangan, sa tabi ng ilang na papunta sa ilog ng Euphrates. Nang si Saul pa ang hari, nakipaglaban sila sa mga Hagreyo at tinalo nila ang mga ito. Sinakop nila ang mga tinikerhan ng mga Hagreyo sa buong silangan ng Gilead. Ang lahi ni Gad. Tumira ang lahi ni Gad sa lupain ng Bashan na kasunod ng lupain ni Reuben hanggang sa Saleka. Ito ang lahi ni Gad, si Joel na siyang pinuno sa Bashan. Ang sumunod sa kanya ay si Shapham, pagkatapos ay si Nadjanai at Shaphat. Ang kanilang mga kamag-anak ayon sa bawat pamilya ay sina Mikael, Meshulam, Sheba, Jorai, Jakan, Zia at Eber. Pito silang lahat. Sila ang mga angka ni Abihail na anak ni Huri. Si Huri ang anak ni Jaroa at apo ni Gilead at apo sa tuhod ni Mikael. Si Mikael ay anak ni Jeshishai at apo ni Jado at apo sa tuhod ni Buz. Si Ahi na anak ni Abdiel at apo ni Guni ang siyang pinuno ng kanilang pamilya. Tumira sila sa Gilead doon sa Bashan at sa mga baryo sa paligid nito at sa buong pastulan ng Sharon. Nailista silang lahat sa talaan ng mga angkan noong panahon ng paghahari ni Jotham sa Huda at ni Jeroboam sa Israel. May 44,760 sundalo sa mga lahi ni Reuben, Gad, at sa kalahating lahi ni Manase. Sinanay sila para sa labanan at mahusay silang gumamit ng mga pananggalang, espada at pana. Nakipaglaban sila sa mga Hagreyo, Jetureyo, Napiseyo at Nodabeyo. Humingi sila ng tulong sa Diyos nang nakipaglaban sila at dahil nagtiwala sila sa Kanya, tinugon ng Diyos ang panalangin nila. Kaya pinagtagumpay sila ng Diyos sa mga Hagreyo at sa mga kakampi nito. Pinagkukuha nila ang hayop ng mga Hagreyo, 50,000 kamelyo, 250,000 tupa at 2,000 asno. Binihag din nila ang 100,000 tao at marami silang napatay dahil tinulungan sila ng Diyos sa pakikipaglaban. Tinirhan nila ang mga lugar na ito hanggang sa mabihag sila ng ibang bansa. Ang kalahating lahi ni Manase. Ang kalahating angkan ni Manase ay napakarami. Tumira sila sa mga lupain mula sa Bashan papunta sa Baal Hermon, Senir at bundok ng Hermon. At napakarami nila. Ito ang mga pinuno ng kanilang mga pamilya. Sina Efer, Ishi, Eliel Azriel, Jeremias, Hodavaya at Jadiel. Matatapang silang mandirigma at tanyag ng mga pinuno ng mga pamilya nila. Pero hindi sila naging tapat sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Sa halip, sumamba sila sa mga Diyos ng mga taong nilipol ng Diyos sa lupaing iyon. Ito ang dahilan kung bakit niloob ng Diyos ng Israel na lusubin sila ni Pul na hari ng Assyria na siya ring si Tiglat-Pileser. Binihag ni Pul ang mga lahi ni Reuben at Gad, pati na ang kalahating lahi ni Manase at dinala sa Hala, Habor, Hara,
at sa ilog ng Gozan, kung saan doon sila naninirahan hanggang ngayon.